Hello mga kabatang helmet! Siyempre, today is a Berber. Happy day pa rin mga kabatang helmet. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell, para lang yung updated sa lahat ng mga pinupuntahan, kinakain, sinasawsawan, at ina-upload namin ni Bichoga Par. And for today's video, mga kabatang helmet, ano ba pag-uusapan namin? Namin talaga. Natin! Ang dami kasing mga issue mga kabatang helmet. Unang-unan na dyan, itong balakubak ko. tumbalakubak natin mga kabatang helmet dahil sa pangkulay. Ganun talaga, kapag bagong kulay, nagkakaroon ng snowflakes. Di ba, Bicho Kapar? Sa'yo. Sa'kin lang. Pagkain. Welcome to my challenge, girl. Pagkain kayo. Sa kaso ng nurse and vlogger na si Grace, kapag napuyat, kapag stressed, na po tayo doon para makita nyo din po pala mga kabatang helmet ang sitwasyon dito sa May Ilaya Divisoria. Kasama ko si Grace ngayon. Ayan, magbibigay na lang tayo ng konting tulong kay nanay para dahil hindi nga siya nakaka... Ito na po yung mga food packs. So kasama ko na po ang leader po ng Mother leader po na si Ma'am Rochelle Ho. Hello po. Thank you very much po sa lahat ng mga sponsor. So ito mga bata helmet, ang una kong ichichika sa inyo ay yung pag-attend po ni Attorney Lenny Robredo ng Asia Conference HPAIR or HPAIR, di ba, Bijogapur, na mag-join nga po siya this coming August 26. So today na yon, August 22 to 26 po yan sa Hong Kong, doon po gaganapin ang Harvard Conference 2023 from August 22 to 26. Wow! O, diba? At ang theme is Architects of Asia Building Tomorrow. O, ayan mga kabatang helmet to. Baka building, building. Building tomorrow. Ayan mga kabatang helmet to. Ayan. Speaker nga si Attorney Lenny Robredo. Speaker naman siya. Yes! Speakers! Ang daming kanila. So we are incredibly excited to announce the speakers that will be joining us at the 2023 Harvard Conference. Attorney Lenny Robredo, number one. O, diba? Saan ka pa? Kinuha nga yung speaker? Yes, kaya minsan hindi ko talaga maarok, no? Saan ang gagaling yung lutang, lugaw, bobo? Diba? Hindi nun yung bobo. Oo. Ay, may mga nagsasabi na bobo si Attorney Lenny Robredo. Baka kayo yun. Kayo yun. Kailangan siraan, kailangan i-down kasi talaga namang magaling si Attorney Lenny Robredo. Kaya nakakaloka lang talaga. So kayo yung mga insecure dyan, kayo yung walang guts, di ba, na tumayo. At nagtatago lang kayo sa salitang bobo, lutang. Ganun lang naman kayang gawin. Buti na lang nga, wala na rin yung FB page nung isang... Ay, naku, alam mo na rin yung pa. Pero ito pa nga pala mga kabatang helmet. Ang issue na sasawsawan natin for today's video na kailangan namin ng boss ng masa ay ang... Bigas! May nakita nga... Maraming issue, ha? Maraming issue. Issues. Pero isa ito. May nakita nga ako, may 20 pesos na bigas na bijugoper. Meron na? May nakita ako. Saan mo nakita? Siyempre! Sa palengke. Oh. Nakalagay doon, 20 pesos per kilo. Per kilo? Bigas. Anong bigas yan? Pero para sa alago. Alaga mong pet dog. Kahit naman sa alaga. Parang hindi ko naman kaya pakain sa alaga kong aso yung ganong maitim na yung butil. So, ay, mga batang helmet, di ba? Pero ngayon talaga, super 65, 66, 60, 55. Ganon yung presyuhan. And balita ko, tataas pa yata yan, no? Paano kung halimbawa, ang kita mo ay 200 a day lang? Kasi meron mga ganon, di ba? Oh, yung arawan. 200 a day lang talaga. Wala siya sa minimum eh. Oo, wala pang ecola doon. Oo. So, pagpalagay na natin yan yung mga namamalansya, naglalaba, pwede no? Oo. Yung mga ganyan.
Tapos bibili ka ng isang kilo, no? Sa tindahan. Sa mga, oo. Sa mga kantin, karinderya. Kasi meron pa rin ganun ang pasahe. Meron, meron videographer. So what if nga ganun? Pagkano'ng bigas na nakita mo? 66, 65, 55. O yung pinakamura, 55. Oh, mga ganun, 50, 54. O, tapos ang bawang sibuyas, kamatis, mahal din. Naku, alam mo, videographer! Parang pag sinuma mo siya, kulang. Kulang siya sa kakainin ng pamilya mo. Meron nga palang 20 pesos, mga kabatang helmet. Pansit ka doon. 20 pesos. 20. Dati. 10 lang yan. O tapos, edi hindi mo nalalagyan itlog. Wala na. Magkano itlog? 10. O. Wala na talaga. Ito pa, mga kabatang helmet. Kung napanood nyo, ito kasi 5 days ago na. Kung napanood nyo yung, sa Senado ba yan, videographer? Yung balitaktakan ni Senator Raffy Tulfo and Senator Cynthia Villar. Ay, oo. Ito yung pinaka pumukaw sa akin, mga kabatang helmet eh. Quote and unquote, yung sinabi ni Senator Villar. Senator Cynthia Villar na, hindi ako nakakaramdam ng guilt feeling sa mga farmers. Kasi ang nire-rebat dito, ang rebat kasi dito ni Senator Raffy Tulfo videographer, bakit kasi nasaan na yung mga farms or yung mga lupain na pwedeng pagtamnan or para yung lupain ng mga farmers kung saan sila tatanim, bakit nagiging subdivision na? Eh kasi nga daw ang sabi ni Senator Cynthia Villar, ano, pag binili niya ng ganitong presyo may pera sila, tapos di bili sila ng ibang lupa nila para doon sila magsaka. Eh, ba't hindi na lang doon magsaka sa talagang lupain nila at hindi nila ibenta? Eh, kasi nga kailangan nga na, parang, saan titira? Kasi kailangan, saan titira? Sabi nga ni Senator Raffy Tulfo, maraming tirahan. Maraming lugar para tumira. Pwede naman din, hindi yung sakahan, yung gawing subdivision, di ba? Ito mga batang helmet ah, kailangan namin na boss ng masa ni Bishogapur about dito sa issue na to. Kasi minsan talaga, no, hindi ko na rin talaga maarok si Senator Cynthia Villar. Gaya ng, hindi ko talaga ito makakalimutan, sinabi niya sa aming mga nurses na nag-aaral lang daw kami para maging katulong sa ibang bansa. Katulong lang kayo ng doktor. Parang katulong lang kayo. Yung mga basta nurses. May katulong. Kaya, ito pa, tinanggal pa niya yung Unli Rice. Kaya minsan ah, pero pinaka talagang nang striking sa akin, doon yung term niya na hindi siya naka-feel ng any guilt sa mga farmers. Kasi daw, binigay naman daw niya yung pera dito sa mga farmers kapalit ng iba ng dalupa, ganun. Tsaka sunod-sunod nga yun, ano, si mami nga nagalit nung isang araw eh. O bakit? Sabi ba naman daw sa radyo? Bili na lang daw na, no, kumain na lang daw ng kamote tsaka mais. Eh, sakit kaya sa tandon. Diyos ko, mga kabatang helmet. Bili din mo kumain ng mais? Una sa lahat, bakit po tayong mga Pilipino ang mag-a-adjust? Sabi daw, ganun. Kapag hindi na natin maabot ang presyo ng bigas, bakit tayo ang mag-a-adjust na tayo ang kakain ng bigas, ay, ng mais at tsaka ng kamote? Kamote. Wait, di ba pwedeng, alam mo yun, mga kabatang helmet na gawin ng mga nakaupo dyan yung dapat nilang gawin, gawin ng paraan. Yung tipong parang yung pagkain mo ng kamote at corn. Ng corn, ng mais. Corn, ng mais ay dahil gusto mo lang kumain ng mais. Hindi yung sa pilitan na mo. Hindi yung sa pilitan na kakain ka ng mais at kamote dahil ito na lang yung kaya mong bilhin. Dahil ito na lang yung kayang i-produce ng pamahalaan. At ang nakakaloka talaga, bakit talaga walang pasok sa Biyernes? So, ayan mga kabatang helmet. Ay, meron pa. Si Bato. Mag-anak na lang daw ng marami para yun maraming magbabayad ng utang. Eh, Diyos po siya, excuse me. Hindi pa nga pinapanganak. May utang na. Eh, mag-anak na lang daw ng marami. Eh, di wala na lalong kinain yan. I love. Parang, ang ano doon, ano, itong mga nasa gobyerno, hindi ko talaga makita kung nasa ng logic. Sila ang nakaisip umutang. Eh, bakit ang taong bayan na Pilipino ang magbabayad? Yes. Hindi ba dapat sila yung magbayad nun? Sila yung umutang eh. Bakit anong kinalaman ni Juan de la Cruz dyan? At saka, ang tax natin ang pinambabayad, di ba?
Okay lang sana kung may nahihita tayo, eh kaya natin, lang. Yung tax natin, ang pinagsusweldo yes! Kanila. Yes! Kaya may karapatan tayong mag-question, may karapatan tayong uri natin yan dahil yung pinapasweldo po sa kanila, sa mga tagapaglingkod, eh pera po natin. So, ayan mga kabatang helmet. Just comment down below. Hindi pwede mag-taste lang. Hindi pwede. Yung kagay, siyempre. Isang interview mo, diba, sabi niyang ganon. Ah, oo, yung rider? Yung rider na tinanong mo kung sino binoto. Taste-taste na lang daw. Hindi. Eh, bakit? Kaya nga. Minimum. Kaya nga, ay, tsaka. Kung ikaw, taste-taste na lang, habang buhay ka na lang talagang ganyan, okay na okay lang? Lang pala sa'yo, na okay lang pala sa mga mata mo, okay lang sa paningin mo, na ganito na lang na harap-harapan. Parang ex mo lang yan. Kung harap-harapan ka na niloloko, magtitiase ka na lang ba? Okay lang ba sa'yo? Oo. Okay ba sa'yo? Okay lang ba sa'yo na niloloko okay ba sa atin? Ka ng jowa mo? O, oh, diba? Okay lang ba sa'yo na niloloko ka ng asawa mo? Hmm. Okay ba kayo? Okay ka ba chan? So, ayan nga mga bata, helmet tayo. Comment down below nyo kung ano yung mga masasabi nyo about dito sa mga issues na to. Taga na bulol pa ako. Ngayon lang talaga ako nakapag-upload ulit ng ganitong reaction. Ito talaga. Sarap kot-kotin. Ayoko na lang, Rolly. Ano? L'Oreal. Ano ba nangyayari sa gobyerno? Hindi ko alam. Ano basta alam ko may FIBA. Mga... Hindi ko alam. Kumusta naman sa mga bumoto sa kanila? Proud ba kayo? Ay! May napanood ako, videographer. Super proud siya. Tapos sabi pa nga ni nanay doon sa video na nag-interview sa kanya na manigas daw yung mga hindi daw bumoto sa kabilang kubol. Na manigas kayo kasi parang sila ngayon nanalo or yun yung choice nila. Adi, sige. Adi, manigas na lang po tayong lahat sa paghahanap ng pwede-pwede sa bigas. So, ayan nga. May nabasa rin ako na hindi naman daw kasi nangako for the 20 pesos. At wala daw na pag-usapan about daw dyan. So, yun muna yung pag-aaralan natin, mga kabatang helmet, kung saan talaga galing yung statement na yun na hindi daw natalakay eh. Hindi. Ano? Pero yung 20 pesos na bigas, yun kasi, yung nagpanalo sa kanya. Yung kasi yung pinanghawakan nila. Yung kampanya. Nila. Pero ngayon, nila. Ang sabi, hindi daw napag-usapan yun. Yan. Eh, ayan, tingnan na lang natin kasi talaga nagsasabi ng totoo. Pero ito lang masasabi ko sa inyo, mga kabatang helmet, may 20 pesos talaga na bigas, pero pangkain siya ng mga alaga natin. May 20 pesos na kanin, isang cup. Diyos ko, video, pero wala ng 20 pesos na kanin. Ano na ba, magkano 35, 39, 49. O, yan na nga, mga kabatang helmet. Stay happy, stay healthy, stay safe tayo. As always, 25 pesos. Talaga? Oo. So, ayan mga bata helmet ta. Basta, just comment down below. And, abangan nyo pa. Kayo? Okay lang ba? Abangan nyo yung ano, yung sa speech, yung speaking engagement ni Attorney Lenny Robredo sa Hong Kong yan, sa Harvard, di ba? Sa HPAIR or HPAIR. O, di ba? Ayan mga kabala. Okay lang ba sa'yo? Kaya mo pa ba? Kaya nyo pa ba? Kasi kami, di, ewan ko ba, mga kabatang helmet, parang talagang nagpuporsige ka na lang talaga ano, magtrabaho. Ano na, Pilipino? Pero ito, talaga magiging ano tanong na lang sa inyo. Pilipinas! Game ka na ba? Okay, so, game. Ayan na nga, mga kabatang helmet, stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi ko nga, Mr. Boy, nyo, nag-helmet din na book nyo. Keeps getting better every day. God bless everyone.